good morning. Welcome to my YouTube channel. This is Andy Rabino TV Tech once again. Nag-aanyaya na inyong panoorin ng aking video. At pag hindi pa kayo nakapag-subscribe, please subscribe, share, and like para maging updated tayo sa mga video natin. At saka para makatulong na din sa ibang mga nagbabalak na maging tech. At shout out sa ating lahat, sa inyong lahat, sa ating mga masugid na tagapagpanood, tagapagsubaybay ng ating mga videos, sa ating mga friends, classmates, and relatives, brothers and sisters, sa aking mga kapatid dyan, at sa inyong lahat. Shout out kay Master Lyoda, congratulations sa inyong namuni na kayo, at sa iyong second channel na Leogin Tech TV Tech. Okay, at sa lahat-lahat na gusto mo pa shoutout, sorry po at hindi tayo makapag shoutout ng paisa-isa sa inyong lahat. Shoutout. Okay, ang ating video ay tungkol sa Alpine na MRVF 6004X5S. May check slash. Okay, 4 channel high power amplifier. Ito po ay linear amplifier. Ang sabi ng ating customer ay yun yung aking nilagay. Yan, okay, no output. Kaya dyan lang kayo at bubuksan ko. Ito, nabuksan ko na siya. Ito ang kanyang mga laman. Ito yung kanyang power amplifier IC. Dalawa. At saka yan yung kanyang mga bus, treble. At kanyang gain. At adjust. Ito naman yung kanyang selector sa ano to? Selector sa kanyang USB and EB input selector. Yan. Tapos yan yung kanyang audio input din. Yan. Tsaka ito, mapapunta din ito sa isang high impedance input. Tsaka USB input. Power indicator. Okay. So, dito sa likod niya ay meron siyang speaker out. Dami. Ito naman yung kanyang ground at positive 12 volts. At ito yung kanyang FM antenna. May FM na pala to. At saka ito yung remote. So pag kinabit dito natin yung positive, kailangan may connection din ito para sa ating kung ikakabit natin sa sasakyan. Pero kung wala, habang nagre-repair, hindi yan magpa-power kung hindi natin lalagyan ng jumper mula dito papunta doon. So, kailangan may supply din yan. Okay? So, lagyan natin. Nalagyan ko na ng speaker. Nalagyan ko na ng supply. Na-check ko na rin kung may DC out. Wala siyang DC out. Papamagitan ng ating tester kung may DC out siya. Hindi ko kakabitan ng speaker, pero wala naman siyang DC out, safe naman siya. Lagyan ko siya ng speaker dahil ang complaint naman ng customer ay walang output. So yun yung titingnan natin. Okay, so power on natin. Ayan, ang power on na siya. Lagyan natin ng volume. So wala, dito tayo sa ating mode. Wala rin. So wala. Wala talaga siyang out. Okay. Yan. So walang out. Bubuksan natin yan at mag-check tayo ng mga potentiometer or volume control. Okay. Okay. Testing tayo. Wala. 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 Wala lahat. Buksan natin ang kabuuan ng kanyang langit.
para matingnan natin sa loob kung ano yung kanyang sira. Okay, naka power on tayo. Ayan, tutusokin natin sa gitna ng ating gain control. So ang kabila tumunog. Ayan o, yung kabila wala. Okay, ito lang yung sa kabila wala. Ayan o. So tumunog pero mahina. Ngayon tanggalin natin yung volume na yan, dalawa, yung gain, para matingnan natin kung saan banda yung sira. Okay, balik tayo, tuloy tayo. Dahil bago naman to sa atin bilang isang technician, kaiba-iba at iba-ibang klase, iba-ibang uri ng mga appliances or audio amplifier ang ating nahahawakan. So sa ganitong sitwasyon kasi, wala naman tayong schematic diagram. Halimbawa, pag wala tayong internet, wala tayong wifi, wala tayong load, wala tayong data, paano natin kung magdidepende na lang tayo sa tinatawag na research or sa paghahanap ng matatanungan? Hindi tayo matututo kung hindi tayo magsusumikap na matuto sa sarili nating paraan. So dahil nga ito'y binibigay ko lang na idea sa mga baguhan dyan na mga technician, na halos lahat na lang yata ng ginagawa din naman nila ay nagtatanong paano yon. Yung mga senior technician dito ay wala naman ibang hangarin kundi matulungan, kaya nga nag-upload, nag-video para makatulong, makapagbigay ng ideya sa mga baguhan. Sa mga master, okay lang dahil master na nga tawag, dahil magaling na sila. So ito yung mga sinasabi ko dito ay para lang sa mga baguhan talaga na palaging nagtatanong. Ngayon yung sa akin naman, itong isinishare ko sa inyo ay wala tayong diagram, wala tayong schematic diagram na pagbabasihan kung saan o ano yung mga connection ng kanyang pin. Dahil hindi pa nga ako nakapag-research. Halimbawa nga, pag wala tayong ibang mga tinatawag natin na social media gadgets natin na para makapag-research sa Google. Ngayon ang sa akin, halimbawa ganito, yung may apat na linya na yan, papunta yan dito. So ibig sabihin ay posibleng para sa speaker na output, at ito rin yung sa kabila, yun yung apat na yan, papunta yan dito sa speaker terminal natin. Tapos yung babasahin naman natin, ito yung ating negative at positive at saka yung remote supply niya. So dito yan papasok, yan dito. So susundin mo lang yan yung kanyang circuit. Ayan o, papunta dito. Ayan, ditong pin. Tapos yung kabila, papunta naman dito. Ayan o, papunta dito. Ayan, papunta dito sa ating circuit. So itong pin na ito, yan yung positive. Tapos papunta yan din yan ito, dito. So sasabihin na natin na ito naman yung kabila naman dito. Halimbawa, ito magkaharap sila, magkaharap yung IC. Ito yung mahaba or maraming paa, itong minus 1 na paa. Yung mas marami, ito mas kunti. So magkaharap sila, o tingnan nyo, magkatapat sila or magkaharap. So kung ito yung supply ng positive, dahil magpareho naman silang number, hindi ko pa nga natingnan, basta yun yan yung pagkaintindi ko. Pag dito yung supply, dito naman yung supply sa kabila. Ito, ayan o, papunta yan dito. Ito yung supply papunta doon. Tapos ito naman yung supply na nasa isip ko. Ngayon, baliktarin natin, tingnan natin kung anong pyesa ito. Itong nakatumawid dito, papunta dito. Ayan o, diba? Jumper. So ibig sabihin, nakaparallel lang yung isang IC doon sa kabilang IC, yung kanilang supply at yung kanilang ground. Tapos
yung kanyang speaker output naman, tingnan natin yung tinatawag natin na front lip at front right, and then yung rear lip and rear right, ay sila yung halimbawa ito yung apat dito yung papunta, ito oh, ayan oh, dyan yung papunta. Ibig sabihin ito yung tinatawag natin na rear left and right na amplifier pala na IC, at yun yung sa kabila, ito ayan oh, papunta naman doon. So ibig sabihin ito naman yung sa kabila, kung alin yung magka problema doon lang tayo magpo-focus, okay? Pero sa kalagayan ng unit na to ay magkabila ang IC, yung isa walang output, yung isa meron pa pero mahina, yung right channel ay wala, yung left or basta yung isang channel ay mahina, yung isang channel ay wala, dito buong channel ay wala, left and right. So confirm na sa akin, kinoconfirm ko na sira ito kasi walang output, dahil dito ako sa center ng volume or gain control, dito ako nag-check. Ngayon, paano natin malalaman na naman kung alin yung kanyang input? Kahit wala tayong schematic diagram, hindi tayo nag-research, ito lang yung clue natin, yung clue ko kung sa akin lang. Ito yung dumadaan sa capacitor. Ito. Yan. Dumadaan dyan. So, yung left and right, ito sila. Yung 47 microfarad na capacitor na 16 volts. Yan sila. At dadaan yan sa magkapareho na resistor, dahil left and right, yung 100 ohms na resistor, ito sila. Ganon din sa kabila. Ngayon, para malaman ko kung nasa tone control ang sira or dito sa kanyang plier, tatanggalin ko ngayon itong ating resistor na may 100, yung dalawa. At ganon din dito sa kabila. Pero dito ako magtatanggal sa taas dito, yung galing doon sa ating amplifier, sa ating tone control. Ito, dito ako magtatanggal ng paa. Yan o, dito sa kabila, dito. Yung galing dito. Ganon din dito sa kabila. Yung galing din dito yung tatanggalin ko. At kakalabitin ko ng aking tweezer kung magre-response yung ating IC. Okay, standby muna at aking tatanggalin. Okay, tuloy na tayo. Ito yung tinanggal ko siya. Ito yung apat sa magkabila ang IC. So tatanggalin ko, hatakin ko yan ngayon dito sa taas. Ayan o. Kita ba? Hindi nakita eh. So paliitin natin. Ayan, para makita yung video natin. Hindi kasi makita. Sorry. So tanggalin ko ito. Muntik na akong matihaya sa aking digulong na puan. Okay. So ito, kung makikita yan o. Tinanggal ko, inahang na siya, nahang. Or disconnect or remove from the circuit connection. Okay. So sa pagre-repair kasi, maraming idea, maraming technique ang tinatawag natin. Dahil wala tayong schematic diagram, ang gagamitin natin na technique dito ay tinatawag natin na circuit tracing. Iti-trace natin yung kanyang linya, kung saan ang galing at kung saan papunta. Tapos tinatawag natin na voltage checking, i-check natin yung voltahe kung meron, at saka signal injecting, replacement method, at kung ano-ano pang mga technique at paraan. At yung sinasabi ko, yun lang yung mga nalalaman ko na aking ibinabahagi sa inyo. Ngayon, ang in-apply ko dito ay, dahil walang schematic diagram, ay nag-circuit tracing ako, trace ko or sinuyod ko yung mga linya kung saan ang galing, saan papunta, at ina-analyze ko kung ano yung function or gamit ng linya na yon. Okay, so dito tayo. Ngayon, tinanggal ko siya magkabila. Dito naman tayo mag audio check. Yun yung tatawagin kong signal injecting by using your own hand or finger by touching this desoldered resistor or hang. So dyan ako magkakalabit kung magre-response yung mga IC dito sa audio amplifier natin. Okay? Gagamit tayo ng ating multi-tester. Gagamit tayo ng 10 EC range
Tapos aabang tayo ng ating test probe dito sa speaker out. Mag-i-inject tayo ngayon dito. Tingnan nyo, oh. Di ba? Wala. Ayan, oh. May naririnig ako na tunog na napakahina. Hindi nyo lang marinig dyan. Okay? Ayan, oh. Merong napakahina. Pero napakaliit ng lumabas na bultahe. Na easy. Ayan, oh. Kunting-kunti lang. So, confirm na sira ito na IC. Dito naman tayo sa kabila. Sa kabilang channel naman. Okay. Kasi, ayun, tanggal nga yung isa. Balik ko muna. A few moments later. Alam nyo mga newbies, maraming paraan or tawag or technique na ina-apply sa pagre-repair. Balik muna tayo pala sa topic natin kanina, yung hindi tumutunog, yung wala akong narinig na tumutunog sa kabilang speaker kasi naputol pala yung aking linya. So uulitin ko dito, yan, oh, may tunog na konti, tapos yung sa kabila merong galaw, ayan, oh, yan. So may tunog pa pero napakahina. Ngayon, dapat dahil direct sa aking kamay, dapat papalo yan ng hanggang lalampas ng 15 decibel. Tapos dito naman sa kabilang channel, tingnan natin uli. Ayan, oh, merong kunting galaw. Ayan, oh. Tapos dito sa kabila. Ayan. So napakahina yan. Napakahina pag ganyan lang. Kasi dapat nakadirekta sa aking kamay ay mataas yung palo niyan. Okay? So, para sa akin, confirm ako na sira itong IC at itong isa hindi na balance at mahina din. Pareho silang dalawa na mahina. Okay? So, papalitan yan. So, sinasabi ko pala na maraming technique, maraming tawag sa mga idea sa pagre-repair. Yung steps na sinasabi natin, 7 steps ang tawag ko doon kasi pang-8 step yung pinaka-the best at pang-9. Ganito yon. Yung technique or steps na ginagamit sa pagre-repair ay voltage checking, line-to-line checking, circuit tracing, component to component checking, replacement method, signal injecting, and comparison. I-apply mo muna yung 7 techniques na sinasabi ko dahil yun yung tawag ko sa ginagamit ko or ina-apply ko. Bago ka magtanong, bago ka humingi ng tulong, ubusin mo muna, apply yung mga steps na yun na sinasabi ko. Pag naubos mo yun, sigurado ako, hindi ako naniniwala na hindi mo makikita yung iyong hinahanap. Dahil isipin mo, itong circuit na ito ay gumagana yan kahapon. Dinala sa atin ngayon na hindi na gumagana. Ibig sabihin, yung kanyang sira ay nandyan lang. Hindi yan lalayo o pupunta sa ibang bahay. Kagaya ng kumpare ko na pumunta sa kabilang bahay. Ito yon. Hanggang dito lang yan. Hindi yan lalayo. So, ibig sabihin, may nasira lang dyan. Yun yung hahanapin mo. Kung ano yung sira. Bakit nasira? Ayan. Di ba? Magtanong ka sa customer para malaman mo kung ano ang dahilan, anong ginawa niya. Bakit nagkaganon? Sa kanyang binibigay na paliwanag, doon kayo magbabase ng iyong pagre-repair. Okay? Ngayon, sa 7 step na sinasabi ko, may 2 the best dyan sa kanilang 7. So, gagawin kong 9. Ang pang-8 ay palit ng technician at pang-9 bibili si customer ng bago. Yun lang yun. At dyan lang kayo dahil mag-o-order ako ng IC na pangpalit dito. So, isasarado na muna natin ngayon yung ating video dahil pinakita ko naman sa inyo kung paano ma-determine or ma-distinguish natin kung saan ang sira, ano ang sira, at aling channel ang masira. So, itong unit na ito, walang sound output, sabi ng may-ari, walang output.
Kaya yun yung ginawa ko. Check ko yung signal, yung kanyang boltahe ay normal naman. At inisulit ko yung input mula sa ating player or sa ating tone control. Ayan, hindi na nakakonect yan. Tapos nag-inject ako, walang may output dito sa kabila, napakaliit dito, mas maliit pa din. Pero wala kang maririnig dito na nagre-response yung ating speaker. At dito ay meron tayong naririnig pero napakahina lang. So, ang part nito ay kung mabilhan na natin ang IC. Okay? So, sa ngayon, hanggang dito na lang muna yung video ko sa pag-check. Ang topic lang natin dito ngayon muna ay kung paano i-check at ano yung 7 important tips sa pagre-repair ng mga ganitong unit o kahit sa television pa o sa TV pa o ano pang ginagawa natin na sa pagre-repair. I-apply lang natin yung 7 important tips na yun yung makatulong sa iyo kung paano hahanapin ang sira. Sanay, huwag kayong magtampo. Sanay, nagustuhan nyo ang aking video at sanay, makatulong ito sa mga baguhan na mga technician. Hanggang sa muli, hanggang sa part 2 natin sa video na to, maraming salamat. Mabuhay ang lahat. God bless and more power. Muli, ito po si Andy Rabino TV Tech. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please subscribe at like and share. At sundan mo ang aking mga video dahil marami ka pang malalaman sa mahigit na 3 dekadang pagre-repair ay ibabahagi ko sa inyo ang aking mga kunting nalalaman sa pagre-repair at mga experience. Babu!